What's up mga kabas? Welcome to my channel. This is Norsen. Today's video, i-upgrade ko yung aking setup ng aking vlogging camera. Sony A6400. Kasi yung kanyang mic holder ay medyo mahaba at medyo bulky tingnan. Kaya bumili ako ng mas maliit na rig na mic holder. Linalagay din sa shoe ng camera body mismo. Ito yung binili kong rig at unboxing natin ito at lalagay natin. Titignan natin kung maganda itong tingnan o mas maganda yung dati kong setup. Ito yung lagay niyang mic. Let's get started. Ito yung camera ko na Sony A6400 at kanya mag-shoot hanggang 4K. Pero sinushoot ko lang siya ng HD na 1080p kasi mahirap mag-render ng 4K at matagal. At ito yung vlogging camera ko nang kulang 1 year na. Top lens lang siya, kanda ito kaysa dun sa ginagamit kong G7X na pinag-shoot ngayon. Papatang ko itong kanyang mic holder na to. Kung titingnan nyo, medyo bulky siya. Kaya kailangan natin palitan. Sasara ko muna yung lens niya para hindi na madumihan. Ang ayaw ko lang sa camera na to, wala siyang built-in stabilization. Hindi ka mukha ng mga Canon. Pero yung mga bagong Sony, meron na. So, papatang ko lang dito yung kanyang iRig na to. Nalagay ko itong iRig na binili ko na mas mura kaysa dito sa isang stick lang na ganito. Ito yung gamit ko dati sa cellphone ko na pinambablog. Dinipat ko dito kasi wala pang pabili dati. Gusto ko lang i-upgrade yung setup ko ng camera. Ang gusto ko lang sa camera to, meron siyang mic input na pwede kang maglagay ng mic dito. Hindi ka mukha nitong gamit kong G7X na walang mic. Kung mapapansin nyo, iba yung sound. Pag Canon yung gamit ko ng G7X, medyo mas maingay yung background. Mas maraming parang hangin yung sound. Hindi ko pwede ilagay yung microphone dito sa taas o dito sa shoe ng A6400 kasi hindi mo na makikita yung sarili pag nagbo-vlog ka kasi flip screen ang display nitong A6400 para makita mo yung sarili mo o yung angulo mo pag nagbo-vlog ka. Kaya kailangan mong ilagay yung microphone sa gilid para makita mo yung sarili mo. Yung kanina dito yung malaking tingnan. Kaya dito yung lalagay ko ngayon. Kailangan natin tanggalin ito at ito yung lalagay kong replacement doon sa shoe. Na binili ko sa online na nasa alagang 200 pesos lang. Para ko na siyang kisaslip sa aking camera. Ito lang siya, Yuyurig. Hindi naman na sikat na brand, pero pwede na kasi yung isa Olans ito. Mas kilala yung Olans sa rig. Ito Yuyurig lang. Hindi yung diferensya niya, mas maliit. Kasi dun sa luma. Itong luma na ito, mas malaki siya. Ito yung gamit ko dati sa cellphone. Nilagay ko lang kasi wala pang pambili. O wala pang available dati dito sa Korea. Ngayon may nakita akong available na murang ganito. At ilalagay lang natin ito dito. Pero dito lang siya. Mas maliit siyang tingnan. Pero alisin ko muna itong strap holder niya. Natanggal ko na yung mga strap holder na ganito. Medyo tricky lang siyang tanggalin pero kaya naman. Kasi meron siyang mga plastic na lock. Kailangan mo tanggalin ito. Tinanggal ko na rin itong cover ng shoe o yung mic holder. Tinatawag na natanggal mo ito. Lalagay natin itong Yuyurig na pinili ko. Mas maliit dito sa setup. Kung comparison nila. Kasi dito yung mic dati, ngayon yung mic dito na. Mas liliit yung setup natin. Kung siyang bolt na maliit, mag-secure dito. Kaya lalagay lang natin siya ng ganito. Tamang sagad lang. Tapos lagay natin yung bolt para ma-secured siya at hindi siya alis kahit saan. Ang kinaganda lang sa camera na to na mirrorless siya at pwede siya lagyan ng mic. Hindi ka mukha nitong gamit kong pinag-shoot ngayon na G7X ay hindi pwede lagyan ng mic at hindi pwede palitan yung kanyang lens. Hindi ka mukha nito, pwede mo palitan yung lens. Ang wala lang dito yung stabilizer talaga. Hindi ka mukha ng mga bagong camera ngayon na Canon na may stabilizer pero kaya nyo mag-shoot ng 4K. Pag dating ng araw, bibili na lang ako ng stabilizer na gimbal. At lalagay natin yung mic dito. Viola. Mas maganda siyang tingnan ngayon kasi kanina. Ito lang, mahigpit lang. Kasi kanina dito yung mic. Ito yung mic kanina, dito siya. Mas malaki, mas bulky siya. Ngayon dito na siya, sa gilid lang. Para sa akin, mas maganda dito. Parang kung maring vlogger talaga. Bago! At isang tricks ng mga mic na ganito, kasi ito ay road mic.
para hindi siya mag-iingay-ingay pag nag-gumagalaw-galaw ka o ginagawa mo siyang vlogging camera, ay pwede mong pakinabangan itong mga lock niya. Ito, para hindi mag-ingay yung camera mo na ito. Ito yung mga lock ng mic niya. Ginagamit po ito. Hindi lang basta-basta design. Pwede mo siyang ilock doon. Yan, para pagka hindi na siya magalaw-galaw. Steady na siya. So yun, tapos na. Nalagay ko na. At ganito na yung setup niya ngayon. At testing na natin siya. Tinalagay ko na yung lock niya dito sa aking tripod. Yung lock na to ay parang ready to go lang. Kung gusto mo siyang bitbitin ka agad, makukuha mo siya. Nalagay na natin siya sa tripod at testingin na natin siya. At siguraduhin walang nakaharang sa monitor. Ito yung maganda sa mga vlogging cam na may display ka dito. Makikita mo yung sarili mo pag nag-vlog ka. At hindi ka nag-uula ng position o ng iyong mukha kung nasaan ka na. Ito yung gusto ko sa mga pre-lock na sinasabi ko. Na paglagay mo lang yung, pag mayroon kang ganito na pre-lock sa iyong camera, sa tripod, paglinagay mo lang, snap lang, tapos lock na siya. Hindi na siya, mawawala. Ngayon, pag gagamitin mo, madali lang malisin yung lock. Tapos, bit-bit lang. Tapos madali. Hindi ka nakalag-kalag na kamukha pag may tripod. Yan na yung itsura niya ngayon. Napalitan natin yung kanyang yung ulan si kanina nalagay na mic. Mas maporma na siya ngayon. So, mas maliit tignan kesa kanina. Mas bulky siya. At sa halagang 200 pesos sa gumanda yung itsura ng camera setup. So ayun, nabalik ko na guys yung camera ko. At ito na yung bagong itsura niya ngayon. Kasi yung ginagamit kong camera dati ay G7X. Mas maliit siyang tingnan ngayon at mas magandang tingnan kesa dun sa kaninang setup ko. Maganda lang dito, maganda yung audio niya. Hindi ka mukha nitong G7X pag pa-vlogging ka dito sa G7X ng Wilden mic. Kaya pag nag-vlog ka dito sa G7X na to, ito yung G7X na mic niya, na audio, medyo hindi maganda yung audio niya. Kasi builded lang siya at hindi mo siya pwede lagyan ng mic. Hindi ka mukha ng Sony na A6400 ko na pwede mo lagyan ng mic. Kung mas may budget ka pa, pwede kang maglagay na mas magandang mic o yung mga mas shotgun mic na mas mamahalin. Kasi mura lang naman yung mic na binili ko dito, nasa $60 lang. O mas mura. Kasi dito sa G7X, hindi mo siya pwede lagyan ng mic. Pero ang maganda, sa G7X na to, ay meron siyang built-in stabilizer. Yung kahit galawin mo siya, hindi magalaw. Hindi ka mukha ng Sony na wala siyang built-in stabilizer. Meron lang siya ng lens optical steady shot sa lens mismo. Nasa nagagamit lang yun sa picture, sa mga camera shot na sa labas ka. Pero sa quality, same lang sila. Sa audio lang tayo, magkakatalo sa dalawang ito. Kasi mas gusto ko yung audio ng Sony kasi meron siyang mic. At yung audio ng G7X ay medyo maingay sa akin kasi built-in mic lang siya. So ayun lang sa video na to. Kung may natutunan ka o may nalaman ka, kahit wala man, pwede mo i-click yung like button. O i-click mo na rin yung dislike button ng 2 times para mas marami yung tingnan. Huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod kang video na aking gagawin. Shoutout pala sa aking kaibigan, barkada na si Junjun Moto na bumalik na sa YouTube. Bumalik na ang sakal BB leader na si Junjun Moto. Huwag ng video, iwasan nyo pag-chicks at pagpatuloy mo ang pag-vlog. Mag-ingat ka sa pag-motor. Kung muli, sinong Sam, peace and bye.